Hello guys, konnichiwa. Meron po tayo ngayong gagawing vlog na pupunta ako ngayon dito sa second hand shop dito sa Japan na marami kayong mabibili ng mga second hand damit, mga shoes, bag, etc. Basta yung mga lahat na second hand, tapos pati mga furniture meron din po doon. Meron din po doon. Ngayon ang bala ko po, bibili pa ako ng bag, tapos yung jacket nga dito na pantaglamig, ayan, para discarte po tayo dito para makatipid. Ayan, doon tayo sa second hand. Kasi hindi po natin afford yung brand new dito sa Japan. Kasi kapag bumili ka dito ng brand new, halos isang katapat na yung ng isang sakong bigas na. Kung isipin nyo po, sayang naman, di ba? Kaya doon tayo sa makakatipid. Samahan nyo po ako, pupunta po ako ngayon doon. Papakita ko sa inyo kung gaano din kamura at saka gaano ka makakatipid kapag doon ka bumili ng mga ganun kailangan mo. Kahit mga Japanese doon po namimili, tapos iba't ibang lahi po, mga foreigner doon din po namimili kasi mas mura po talaga doon kumpara sa brand nyo. Kaya usapang discarte tayo po ngayon. Kasi bilang OFW, kailangan po talaga natin magtipid. Kaya yan, pupunta na po ako ngayon doon, tapos antabi lang po kayo and wag po kayong kukurap, mga kapanga. Ayan mga kapanga, bali papunta na po tayo dun sa isang shop na kung saan makakabili tayo ng mas murang mga gamit. Yung sinasabi ko nga, bilihan ng mga second hand. Ayan, bali, ayan, punta na po tayo ngayon and kita-kits na lang po tayo dun and sana magustuhan nyo kung isa kayong OFW tapos wala pa kayong idea kung meron bang ganun dito sa Japan. Meron po, kaya hanapin nyo na po yung mga ganong shop na hard off o kaya second street, ganyan yung mga pangalan niya po, is talaga naman makakamura ka. Kaya kung isa kang OFW dito sa Japan, isa po yung patok sa iyo para makatipid ka at saka marami kang pwedeng mapagpilian po doon, pati mga cellphone gadget meron din po doon. Ayan, tara na, punta na tayo. Op, mas muna tayo. Let's go. A few moments later. Andito na tayo mga kapanga sa second hand shop. Bali, hindi ko inakalang sobrang labig na pala. Hindi ako nakapag-gloves. Kasi hapon-hapon na po dito kasi sobrang labig na pag ganitong hapon kasi yung hangin malakas. Ayan, papasok na po tayo dito sa second hand. Ayan, excited na kayo makita mga kapanga. Ayan, pasok na tayo. Let's go. Harap na tayo, nandito lang tayo sa loob. Hanapin po natin yung mga bilihan ng jacket at saka bilihan ng bag. Ito po yung kinaganda dito, parang ano siya. Yan. Parang okay-okay lang din sa atin. Yan. Mga damit niya. Parang okay-okay din sa atin. Huwag po dahil ito tayo. Ito. Dito mga kapanga, maghanap tayo ng jacket pang trabaho kasi sobrang lamig. Yan, mamurahin lang po yan dito. Meron ka dito makakita ng ano, 500 yen sa peso, 250 lang. Yan, hindi siya ata yung mga pang trabaho nandito ah, panggala. Ito, 2,000. Mahal. Ito. Uy, 8,000.
Tuh, pidata tuh, panter bang. Hindi, ang laki. Dati pag pumunta pa ako dito, panganap ko pang trabaho, pero nakukuha ko pang lakad. Marito sa pisto na to. Maganda pa tayo. Mahal. Bag naman tayo. Ito, mga sapatosan siya. Ang dami niyan, mga kapang. Tapos ito yung mga bag dito. Yan, mamili tayo ng bag. Bag pang trabaho lang, hindi pang lakad na naman. Kasi parang napili ko pang lakad to eh. Ito napili ko. Pang lakad na ito. Ayan, nakabili na po ako, mga kapang. Tapos... ayan, pakita ko lang sa inyo din kung ano yung pwede nyo mapuntahan dito kung isa kayong OFW. Wala yan, babayaran ko na po ito, mga kapatid. Kapanga. Ayan. Marami rin po tinagay dito mapagpilian. Lips. Ayan, mga appliances. Ayan, mga kapanga. Bali, nakabili na po ako ng bag at saka yung jacket nga na pantrabaho. May kwento ko sa inyo, yun ang ayoko dito pag namimili ako talaga. Kung ano yung bibilhin mo, hindi mo mabili. Tapos yung hindi mo naman dapat bilhin, nabibili mo. Ang nangyari, iba. Kaya ayan, mamaya, ikwento ko sa inyo, mga kapanga, kung ano yung nangyari. Ayan, bali...
Papapawi na pa ako ngayon. Tapos, ayan, bali, ito yung binilihan ko dito ngayon. Hope House. Hope House po yung pangalan niya. Yung kung saan, Heart Hope. Bali, yan po, i-check. Check out nyo na po yan. I-lista nyo na po kung isa kayong OFW dito sa Japan. Tapos, wala pa kayong idea. Tapos, ayan, baka first time nyo rin dito. Try nyo po bumili. Maganda. Makakamura kayo. Tapos, ayun. To be continue tayo mamaya. Kasi medyo malamig na dito sa labas. Hindi tayo makapag-vlog masyado. A few moments later. Ayan, mga kapanga. Nandito na tayo sa ating apartment. Is... Ayan, ikwento na sa inyo kung ano yung mga naganap dun sa binili ko kasi hindi ko inaasahan po yun. Bali, ang dapat sana ang bibiling ko is jacket pantrabaho, tapos yung bag din na pantrabaho kasi yung bag ko sira na din. Ang nangyari niyan, nakabili naman po ako ng bag, tapos yung jacket talaga na pangtrabaho dapat, wala akong nakita. Kaya ang ginawa ko na lang, may nakita ako na jacket na sa tingin ko, ayun, mura naman, tapos magandang klase niya, binili ko na lang po kasi sayang din. Kumbaga, baka mabili pa ng iba kasi mura na po yun eh. Almost nasa 500 yen lang po sa atin, 250 pesos po. Kumbaga, dito po sa Japan, mura na po yun, ganun. Amount na 500 yen na makabili ka ng ganun items. Yan, ito po. Pakita ko sa inyo. Yan, ito yung bag na nabili ko. Ito, sa mumurahin lang siya na nasaan lang siya. 1,650. Medyo kamahalan din po. Abutin din siya ng 500 plus sa atin. Pero, okay na rin po ito. Kasi, magagamit ko naman po ito sa trabaho. Tapos, maganda naman po siya. Ayan, tingnan niyo po yung ano niya. Parang online tayo dito magbibinta. Share ko lang po sa mga hindi pa nakakabili ng ganun, mga store, mga OFW na kagaya ko. O kaya isa kayong tourist dito, pwede kayong bumili doon. Mura. Ayun, maganda naman po yung klase niya, malaki. Marami na ako dito malalagay na pagkain. Tsaka hindi, anong pinaka-purpose talaga nito, kaya nabinili ko na kahit medyo kamahalan. Medyo mahalan na po, pero mura na po siya. Siya po yung pinakamura doon sa nakita ko. Yan, ang purpose naman po nito, malaki yung compartment niya, marami siyang malalagay na damit o kaya yung jacket. Saka pwede mo rin dito lagay na yung baunan mo. Saka meron din po siyang lagayan sa gilid, ayan. Ayan, kaya maganda na rin, hindi naman siya may brand, pero maganda po yung ano niya, klase niya. Medyo luma nga lang po, pero magandang klase niya. Pati yung mga zipper niya, tingnan niyo po. Nakikita niyo naman po sa zipper, ayan o. Yung zipper niya, magandang klase. Tapos, ito. Ito yung jacket na sabi ko, pantrabaho sana. Nung sinuot ko, tapos, ayan, i-share ko lang sa inyo na mayroon namibiling mga ganun sa, dito sa Japan. Mga okay-okay din sa atin. Ayan. Pwede na po siya pang ano, pang labas. Kasi pag lumabas ka naman talaga, malamig sa labas din. Ayan, pwede mo na to, makapal. Ayan. Tapos yan, kung sa Pinas naman umuwi ako, magagamit ko naman po siya. Tamang-tama siya pang motor din. Ayan. Hindi ko alam kung magmumotor pa ako sa Pinas or magsasasakyan na lang din. Kuruma, ayan. Joke lang po yun. Ha? Hindi natin po inaasahan yan kasi simple. Yung budget natin is... wala po sa ganun. Eh, kung magpalain tayo na mayroon tayong makaganon sa sakyan, hindi mas maganda. Maganda naman po siya, magagamit pa po siya. Ayan. Pili po siya sa Japan at pili po siya gamitin sa Pinas. Next. Tapos, para tayo ng online dito. Tapos ito naman. Ayan. Sabi ko naman, pantrabaho. Nung sinukat ko na, ayan. Panglabas na naman. Maganda rin yung tela niya. Ayan. Ayan. Okay. Ayan siya mga kapatid. Oh. Maganda yung tela niya. Malambot. Sakto lang.
Pwede ko rin siyang gamitin panlakad, pang summer. Ano ba yan? Ayan, tapos may hood naman siya. Ayan, tapos, parang medyo hindi ka mababasa masyado agad nito kapag umulan. Bali, ayan po siya, oh. Magandang klase siya. Ay, ayan. Bali, andun, na, yun ang nga po sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, mga kapanga. Bali, meron naman dito ganun sa Japan, parang okay-okay din sa atin. Makakabili kayo ng mura, makakatipid. Kaya kung kayo po din OFW dito, kaya turista dito, pwede rin po kayo pumunta doon, makakamura po kayo sa mga ganung shop. Bali, ayan, na-share ko sa inyo at napakita ko rin sa inyo kung ano yung mga dapat nyo mabili doon at saka pwede nyong ipapalik bayan box, ganun, pwede rin kayong bumili doon. Kaya yun, salamat po and sana nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon kahit feel po yung makabili tayo ng jacket pang trabaho is at least maganda naman kasi nakamura tayo dito sa tatlong yung binili ko na bag at saka yung ano almost nasa halagang 101,000 plus. Nakabili na tayo ng ganong item tatlo din dito sa Japan. Kung tutusin, isang item lang yun mabibili mo kung bumili ka ng brand new. Kaya gamitin din po natin ang utak natin yan para makatipid. And hindi naman po sa ano talaga kailangan talaga natin magtipid kasi mahirap na. Bali, ayan po mga kapatid, salamat po and sana nagustuhan nyo po muli and marami pa po tayong sunod na vlog, sunod na po ito kasi nung mga nakaraan is mga late upload po yung ina-upload ko, tapos ayun, sana maging okay na yung sa trabaho natin, hindi na tayo maging haggard, stress. Ayun, so na, tuloy-tuloy na yung laban kasi isang taon na lang, finish contract na rin kami dito. Yan. Hindi natin alam ang magiging sitwasyon ng pangyayari sa susunod ng mga taon o mga buwan. Kaya habang may time at saka may chance, yan. Kailangan talaga makapag-ipon tayo para sa future. Yan, salamat po muli and thank you for watching po and saglit. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe po yung aking channel para tuloy-tuloy po yung panonood niyo sa ating mga vlog dito at saka i-follow niyo rin po ako sa Facebook page ko sa Rolls Vlog kasi minsan po nag-upload po ako doon ng biglaan tapos update. Minsan nagla-live din po ako doon kung ano mga nagaganap dito. Yeah, ayan, salamat po and God bless po sa inyo lahat mga kapatid, mga kapangarap.